this is Maris Domingo with my enormous scrapbook, and we are here again for another episode of getting to know more of your favorite athletes in the snap, only here on Scrapbook. So nandito tayo ngayon sa Tambayan, dito sa FEU, and makakausap natin ang isa sa inyong favorite FEU volleyball player. At tatanungin natin kung ano nga ba yung ginagawa niya before the training. Kaya tara, samahan natin siyang mag-lunch. Let's go! Ayan, so, kasama natin si Mark. Hi, Mark! Hello! Ayan, so siya yung next natin sa pasasagutan ng scrapbook. So, tignan natin, kain muna tayo, lunch muna tayo para ano, may energy lang sagutin yung ating scrapbook. Kamakailan ay naging MVP si Mark sa mga liga na ginanap sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gaya ng First Batman Volleyball Friendship Game sa Davao at sa PNVF Champions League sa Batangas. Ginawa niyo since yung nakabalik kayo dito sa... Ayun, training pa rin. Tapos yung iba, enrollment. Minasikaso nila yung enrollment. Nung nag-pandemic, nakita ko parang nag-benta ka din ng shoes. So parang ano yung... Ba't mo na naisip na pumasok na gusto kong pagbenta ng forex? Actually, ano... Hindi lang pagbibenta eh. Nag-networking din ako. Networking. Kaya minsan madalgal ako. Ayun. Basta pagbagot ako. Tapos parang gusto ko kumita ng pera. Ganun. Parang dun yung ano, business mindset ko. Wow. Ano yung isa pang rason kung bakit ka nag-start ng business? Paano ba yung... Siyempre ano, to help my family. Kasi siyempre, since first year ako, hindi naman sila ano, parang ayoko na rin sila magpadala ng pera sa akin. Parang gusto ko ako na lang mag-take ng responsibility sa akin. Magpapadala sa kanila. Parang yun yung mindset ko yun. Kaya, ayun, gusto ko mag-business lagi. Nakita namin kung saan-saan ka pumunta, sa Mindanao, sa Cabato, sa Iloilo. Dahil nga may mga games ka doon. And recently, naging MVP ka. Kwentuhan mo naman kami kung paano yung MVP experience. Ayun, sabi mo, hindi ko naman na-expect yung mga kumpa. Basta pag naglalaro ako sa labas, siyempre binibigay ko yung best ko. Siyempre ayoko rin naman yung laging natatalo. So natatalo ko parang mabigay sa bagay naman. Kahit sabihin mo na lang, simple yung liga lang. Larong labas. Pero siyempre, yun yung pride mo na ano. Yun yung pride mo na ayaw mong matalo. So ngayong ano, darating na season 85, ano yung, saan ka na-excite? Yung mabuo yung team na. Yung siyempre maibalik namin yung ano, lalo na ano, ako yung team captain, diba? Parang malaking ano rin sa akin. Hindi naman pinipressure rin yung sarili ko, pero parang ganun na. Ganun, kasi siyempre yung legacy na iiwan mo, yun yung importante. Sige, since sa pag-usapan na natin yung UAAP, kaninong team ka, yung kaninong kalaban, or sinong kalaban yung na-excite kang makaharap? Bigyan ka ng update, sige, na school. Ano? NU. Siyempre yun yung ano yung unang naka-championship namin, tapos ano, DLSU. Sino welcome? Hindi, lagi kong kasama yung body ko. Hindi mo welcome to. Kung makikita mo sa lahat ng post ko, lagi kong kasama. Parang yung core niya namin talaga magkapatid na. So parang na-excite ako makalaban. Then yung UST. So ayun, so papasagutin ka na. Nakatanong scrapbook. So ayan, basic information lang naman para ma-excite yung ating mga audience and get to know. Ayan, so click ka na. Exciting naman. Bakit?
si Calado. Na ang nickname mo ay... Hukoy! Alam mo yung kasama ko, Pinay, bakit ang layo-layo ng nickname natin sa mga pangalan. Lola ko nagpangalan. Eh, napanood baka... niya kasi yung ano, The Singing Liga. Si Cesar Montano dati. Ah, kayo Bubuy. Tapos Bubuy. Parang Bubuy na doon. Kaya Bubuy na. I love it! And birthday mo? May 5, 2000. Alam mo, mas natanda ka lang sa akin ng isang buwan. Yung 5 ako. Ah, okay. So, Jack sign mo? Taurus. IG? IG ko, Mark Calado, 06. Ayan. So, ang dream mo is? Siyempre, maging sundalo. Maging part ng sundalo. Kasi... Oh, kasi... Wala lang. Ano, dream ko talaga maging sundalo. Since bata pa. Uwe. Di ba nung bata tayo, parang lagi natin sinasabi? Kaya yung mga kahit na kailangan. Ay, tawa, wait lang. Oh. Nung bata ako, pangarap ko maging police. Oh. Pero nung yung sundalo talaga, ano yan, na-influensyahan ka ba ng parents mo? Or parang gusto mo na talaga? Yung father ko kasi, ano, nag-training siya sa military dati. Kaya, ayun. And gusto ko rin kasi government yung punta ako. So, ano yung favorite? Ipunta tayo dito sa favorite. Sige, sabihin. Blue, tsaka black. Yung color. Yung food, syempre adobo yan. Mga Filipino food. Adobo, sinigang, pinakbet. Staple yan sa Ilocano food, yung pinakbet. Sobrang... Lang mo yan. Favorite athlete mo na local? Sa local, si Kuya Mark. Si Kuya, tapos si Kuya Brian Bagunas. Tsaka sa international, si... Napanood ko kasi sa BNL. Oo, grabe. Grabe. Favorite moment ko syempre yung season 81 kasi syempre nakapasok yung college men sa championship, hindi nga lang pinalad pero sobrang laking ano, sobrang laking karangalan na rin sa FEU, di ba? Nakapasok yung championship after how many years. Favorite advice sa laling FEU? Ayun, work hard, di ba? Kung gusto mo yung isang bagay, dapat paghirapan. Hindi kasi nakukuha sa madali. Oh. So, 4 things you didn't know about me. Ano yung una? Ah, yung una, sinasawsaw ko yung ano, french fries sa ice cream. Kasi, ano, wala, parang walang buhay yung french fries. So, parang may twist lang. Oo, parang may twist lang. Ayan, so next. Next, 5 times ako naliligo kasi, ano, pasmado ako. Napaka mabilis kong magpawis. Kahit nasa bahay ako. 5. Kung hindi 5 din, saan nakaka-anim ako? Pero ang pinaka-ano, marami. 3. Pero pagka dito ako sa dorm, 5. Kala mo talaga naliligo. Tapos ano, takot ako sa malamig na tubig. Kunyari, hindi naman yung inom. Yung kunyari naliligo ako ng malamig. Naliligo ako sa malamig na tubig. Pero kapag nag-ice bath kayo after day. Ayun, tinitiis ko. Tinitiis ka talaga dahil. Naparag ko kasi yung Titanic. Ay, kaya pa nga yung tatatanggal yung Titanic. Na-trauma ka. Wala akong nagka-trauma. Kaya pag malamig yung panahon sa hotel, nasa hotel ka. Ano, hindi na ako. Nag-ano talaga ako. Nag-hanap ako ng mainit na talaga. Sa shower room. Tapos, ano, matakaw talaga ako man. Siguro, ang pinakamarami ko makain sa, ano, 13 rice. Nung medyo malapso talaga. Oh, 13 rice. Grabe. Isa rice talaga. Isa rice talaga. 5 years from now, kung ano, sa professional career mo, ang gusto mo ay? Siyempre gusto ko maging successful na atleta, makapunta sa national team, makalaro sa ibang bansa, ayun, maging, pwede rin yung maging part ka ng team sa ibang bansa. Pag hindi ka volleyball player, isa ka? Ano ba siguro? Player siguro ng basketball. Ano yan? Yung gusto mo maging player ng basketball, bago ka ba pumasok ng volleyball, alam mo magaling ka din mag-basketball? Or parang... Ayun, oo. Oh, kasi nung bata ako, lagi na kaming nag-shoot. Yung shooting sa may court kasi kami sa bahay. Okay. So lagi kami nag-shoot. So parang, ayun, gusto ko mag-basketball dati. Anong mas naunang ano, sport na nalaro ko? Basketball or volleyball?
volleyball talaga. Volleyball. Since grade 3 eh. Eh, kaya yung basketball? Yung basketball kasi yung high school ako. Sumasama kami sa mga ligang barangay. Ay, volleyball player ako. Sumasali ako sa basketball. Well, grabe. Akala ko like, volleyball na talaga all throughout na. Magusto ko rin naman talaga yung laro basketball. Oo. Ano yung height mo? 6'1". For today's episode of Scrapbook, sino kayang idol ang susunod na makikilala nyo in a snap? Abangan natin yan. Till next time guys! Bye!